Day 1 ng aming Disney Cruise. So, pagka-check-in namin, pwede ka na agad umakyat sa iyong stateroom. Pinili ko talagang mag-stay dito sa deck 6 tsaka sa may middle kasi hindi daw masyadong mararamdaman yung parang paggalaw ng barko. Pero ito na nga yung aming kwarto. Sabi ko sa asa ko, bidyan mo ako para may pera tayo. Charing. Damang-dama ko lang talaga yung outfit ko. So, ito yung room namin. Yung mamaya, magiging sofa bed yan. Diyan matutulog si Sab. Tapos, iaano namin yung kortina para, you know, alam nyo na. Chereng! Tapos, may pagbukas ng bintana. Medyo bobo tayo today. Tapos, sa kanil ni Sab, libre yan sa kanya. Hindi niya alam. In-order ko na yan in advance. So, ito yung mga laman niya. Favorite color namin yan. Actually, gusto ko talaga yan para sa sarili ko. Pero siya yung bata kaya siya yung gagamit. Tapos eto, akala naman namin gumagalaw na yung barko, hindi pa pala, nasa pinakaharap lang kami ng barko kaya feeling namin paalis na, ang haba pala ng barko no. Tapos may unlimited ice cream at ang init ng panahon, pati ang ulo ko mainit din, pinapainit ni Sab. So pumila kami para kumuha ng ice cream, pero siya nga libre, ang daming tao. Actually, libre naman lahat ang pagkain dito except sa dalawang restaurants na gusto mo, kung gusto mo lang naman. Tapos ayan, pumila kami ni Sab. Tapos, eto, nakakuha na siya. Ang tagal namin yung hintay. Siguro mga 5 years. Tapos, kumuha siya ng ice cream. Piniga niya ng piniga. Tapos, di naman masarap. Okay lang kahit hindi masarap. Libre naman. Charing. Olo. Happy yarn. So, dito sa my deck 11, maraming kainan. Kahit saan ka kumain dyan, kahit oras-oras ka kumain, pwede. Hindi ko lang alam kung 24 hours pa siyang open. Pero, andyan sa swimming yung mga bata, naglalaro yung mga matatanda, tapos nagdi-display yung mga dalaga. Char! So, eto yung view na napakaganda. Feeling ko mga bakla, dugong bughaw lang yung nakaka-afford ng mga bahay doon. Tinan mo naman, oh. Sarap ng tubig. Yung mga nakakaluwag-luwag sa buhay. Tapos, eto na si Sab. Actually, pag kumakain ka, kanina pa ako nag-actually. Pag kumakain ka, eto yung view na makikita mo. Kanina lang. Pero bukas, iba na. Nasa Bahamas na kami bukas. Tapos pala, bago umalis yung barko, meron silang pa mandatory kineme route. So parang 15 minutes lang naman yun. Mabilis lang. Kailangan lang patayin mo yung cellphone mo ng 3 minutes panoorin mo yung video na mabilis. Pagkatapos yan, umakyat na kami para sa sail away party na may mga dance-dance, may kantahan, may sayawan. Ay, dance na nga pala yun. So nandyan sila Mickey, Minnie, tapos Chipmunks yata. Tapos yun na yun. Yun lang yung mga kilala ko talaga. Kasi wala naman kaming Disney Plus or Disney sa aming TV noon. Batibot, okay na. O kaya mahiwagang baul. Tapos, bumaba na din ako kasi ang init sa taas. Tapos, ang init din ng ulo ko kasi ang kulit-kulit ni Sab. So, oy, pak, pang finale yarn. Tapos, eto na yung dalawa. O, nagkukwentuhan. Tapos, andito ako nabibili, nagbo-voice over ang ingi-ingi ng asawa ko. Tapos, para sa aming dinner, dito kami nag-dinner ngayon sa Enchanted Garden. So, dito nakatoka yung mga, ano nyo, a waiter. Kung sinong waiter nyo, nung first day, sila ang waiter nyo habang buhay. Charing! Ang waiter nyo for the rest of your Disney cruise. Ganon! So, ganito yung itsura ng place. Tapos, eto yung menu nila. Wala akong maintindihan. Wala, parang gumagalo yung barko. Wala akong maintindihan. Wala akong gusto. Wala silang kanin. Ay, meron pala silang kanin white rice. Kaso, nag-order ako ng... Ano kasi na-order ko? Wait lang, papakita ko. So, eto yung in-order ni Sab. Steak na may 2 piraso ng shrimp. Tapos, eto yung appetizer. Para siyang atsarang pipino na hindi maasim. Tapos, for main course, eto yung in-order ko. Narinig ko kasi isda to, kaya in-order ko kahit hindi ko alam itsura. 9 out of 10. Sobrang sarap. Matamis. Tapos, eto naman yung dessert. Eto naman yung in-order ni Sab na dessert. Ice cream siya na Mickey Mouse. Pero hindi siya mukhang Mickey Mouse. Mukha siyang something else. Char! Tapos, eto naman yung aking in-order. Siyempre, favorite ko ang chocolate. Tapos, bumaba kami pagkatapos namin kumain. Gusto sana naman magpa-picture kay Minnie. Kaso, Diyos ko, haba ng pila. Tapos, nahihiya daw si Sab. Ako hindi ako nahihiya kaso haggard lang ako. Hindi ako napapicture. So, pagbalik namin ng kwarto, may paganto na sila. A yarn. Yung kumot, nakashape siya ng parang crabs. Tuwang-tuwa naman si Sab. Amaze na amaze siya. Tapos yung chocolate, hindi ko naman natikman. Pabandang 8:30, umakyat na kami sa deck 11 kasi nga kailangan ni Sab ng tubig kasi siya ay sirena. Pero binili muna siya ng goggles kasi pulang-pula yung mata niya. Dumidilat ba naman sa tubig? And then, eto na yung deck 11. Dito may swimming pool. Tapos, pag umaga, pag may mga okasyon or may mga dance-dance, natatakpan yan. Ang galing nga. Kasi ginagawa nilang stage pag may mga performance, ganyan. Tapos pag wala, swimming pool. Kung ito ipakita sa inyo, explain ko anong meron dyan, bakit special. Pero punta muna tayo dito sa deck 12. Dito wala nang masyadong tao kasi alas 9 na to yata. Tapos ang ganda dyan, gusto mag-picture kasi walang pipicture sa akin kasi busy yung mag-ama. So ito yung itsura, walang tao kasi nga napakahangin. Pero ang ganda mga pailaw.
Tapos, napakalamig din dito. Buti na naka-jacket, me. So, ito gusto ko ipakita sa inyo. Ito yung mga upuan. Tapos, meron dyan swimming pool. Tapos, may mga towels na naka-ready na for you. Meron din silang lifeguard. Tapos, ayan ang sirena. O, diba? Hindi nagsasawa hanggat hindi mo yun pinapagalitan. Hanggat hindi nagkakaroon ng ugat yung leeg mo, hindi yan tatayo kasi gustong-gusto nga niyang tubig. Tapos ako naman umaura muna. Pagkataas ko ang umaura, umupo na ako, hinihintay ko si Josawa ko kasi naghanap siya ng alak maming dalawa. So, nakakamiss lang mga bakla kasi habang nagsiswimming yung mga bunakis mo or ikaw mismo ang nagsiswimming, kung hindi ka lamigin, pwede kang manood ng movie. Doon, kung lamigin kagaya ko, umupo ka lang dyan, kumalma ka. So, ayun lang mga bakla, dyan na natatapos ang ating day 1. See you sa ating day 2. Love you all.